What is up mga birds? Good morning again. Meron lang akong ibigay sa inyong tips o idea tungkol sa pagre-repair ng motor. Try ng tips. So ito, binuksan namin to. Ayan, inoverall namin to. So ayan, pag gumawa kayo ng motor, kailangan isipin nyo kung ano ang cause at saka yung sitwasyon ng pangyayari sa motor, bakit hindi siya umanda, bakit maingay, ganun. Kailangan para mas maganda, huwag nyo nang hulaan o actual nyo nang buksan, sabihin nyo sa may-ari. Kailangan may logic lang kayo tungkol sa pagre-repair ng motor, kung paano siya nakapisto, ano yung mga parts. Isipin nyo lang yun, hindi naman magkano. Ang ingatan nyo lang doon yung mga washer para hindi kayo malito, ano, kung saan nakalagay. For example, katulad nito, may washer to, ingatan nyo to. Kung hindi nyo pa familiar, ingatan nyo tong mawala, dahil pag nawala to, halog siya, ano. So yan. Tapos yun nga, logic lang yung sa paggagawa ng motor. Shout out pala sa naka-red na naka-wave. So meron namin yan, solid. Yan, naghanap siya ng panghalo daw sa langis. So right, yun nga, ano, sa paggagawa ng motor, bigyan ko lang kayo ng idea, dapat patient lang. Tsaka gamitin nyo yung logic. Tapos yun nga, sabihin nyo rin sa may-ari kung ano ang kailangan na palitan at saka sira, para kung sakaling ano man wala siyang budget tapos hindi napalitan, wala siyang sisisiin. Hindi kanya sisisiin dahil sinabi mo na yun. No? Ganun lang. So, karamihan kasi sa mga ibang customer, low budget. Kaya, yung ibang sira, hindi na nila afford. Kaya, nagde-decision na lang sila na ibabalik na lang kahit may sira. So, for example, nagpapalit ng connecting rod, tapos wala silang budget, babalik na lang yung cylinder head kahit may sira. For example, ganun, ano. So kung pumatok man yun ulit, wala kayong kasalanan doon, hindi kayo makonsensya. Dapat sabihin nyo yung mga cause ng o masakit ng mga motor nila, para kung sakaling ano, hindi kayo babalikan. Karamihan din kasi sa mga ibang ano, may-ari, anong sasabihin mo na, tapos bigyan nyo ng ano, bigyan nyo ng anong tawag nito, tanning yung ano, motor nila, na hindi natatagal yung pyesa na kung sakaling babalik. Kaya pag minsan yung mga customer na hindi nakakaintindi, yung ibang mekaniko na sinisisi nila, tapos lumilipat sila ng pagawaan dahil yun nga, nasira yung motor nila kahit sinabi na nung mekaniko na yun ang sira at saka hindi tatagal dahil nga wala silang budget. Yun nga, pag nasira, lumipat sila, tapos yun, pag sabi nila, tapos yun, maaari kang masisira dahil doon sa ano nila. Karamihan, gaganon yung iba kong customer. Minsan, sabi na maaga mag-change oil dahil bago yung block, hindi nila sinusunod, pinapaputan ba nila ng matagal. Matagal silang nag-change oil, kaya pag minsan yung pagbe-break in nila walang silbi.
dahil yung gaspang nung connect ay gaspang nung piston ring kinakayod yung block dahil sa mahigpit pa tapos matulis. Tapos yung langis pa hindi na madulas, yun sisirain niya talaga yung block kahit gaano pa kamahal yung cylinder block, kahit gaano pa kamahal no? Masisira na masisira talaga yun. So yun lang, ganun lang pag nagre-refer kayo. So kami, hindi kami nagmamayabang na ano, marunong kami nagre-refer, trabaho lang, ginagawa lang namin yung trabaho namin, yun. Tapos yun lang, trabaho lang, basta gawin nyo lang yung trabaho nyo, huwag tayong maninira sa ibang mekaniko, huwag tayo ding ano, humble lang tayo. So ang nakapagsabi niyan, mga customer lang, na ano kung okay ba yung gawa nyo. Pag okay yung gawa nyo, ibig sabihin binabalik-balikan kayo. So yun lang. Yun lang ang tips ko sa inyo, yung sa paggawa. Kailangan sa paggawa, tandaan nyo yung lahat ng binaklas nyo. Halimbawa, itong spring na to, ingatan nyo. Washer, mga washer sa transmission yan. Tsaka halimbawa dapat may idea kayo sa paggagawa ng motor, gamitin nyo yung ano nyo, ano tawag nyan, memory or sa logic ano. So yan, si Jude ang magpaklas nyan, ako magkakapit. Yan, dalawa yan, oh. So, siya nagpa-class, ako magkakapit. So, kailangan ganun kayo. Halimbawa, dalawa kayo. So, siya ang nagpa-class, tapos nag-absent siya. Dapat kaya mo yung buwin. Ganun ang pag-mimekaniko. Hindi yung siya nagpa-class, tapos dalawa kayo nagtrabaho. Tapos, maasa ka sa kanya, napapasok. Sa kanyo na mabuo pag pumasok na siya, wala yun. Hindi ano, kasi ako hindi ako ganun. Dati dalawa kami gumagawa, tapos pag minsan huli na siyang ano, nalilit siyang pumasok. So inumpisan ko na, binubuo ko na siya. Pagdating niya, konti na lang yung trabaho na gagawin namin. Hindi, sasalpak na lang yung makina sa chassis, ganun. So, ganun lang yung paggagawa. Bigyan ko lang kayo ng tips. Yung ano niya, pag-anayin nyo lang yung isip nyo, yung memory nyo sa paggawa. Logic lang yung mga parts sa paggagawa ng motor. So, yun. Yun nga, no. Yun lang. Basta lahat ng ano, So yun nga. So okay, hanggang dito na lang mga parts.